kinakilates ko sa manok dati, kinumbert ko dun sa ibon. Pag nagbibreed ako, taga ang pinipili kong ibon, pareha silang nalusang katawan. Dikitan sipit-sipitan, mahaba ang tailbone, full body silang parehas, tapos parehas maliit yung bunga nga nila, yung ngalangalilala. Samot, hindi na ako tumitingin kung fair eye siya o yellow eye siya, gano'n. Bata doon lang, yun lang tinitingnan ko sa kanila. Lalaki at babae, iisa ang katawan. Ilan na yun, ang dami ko na pag-champion. Pag hinawakan mo, pare-pareho sila. Ako po si Ding Ventura, taga dito sa Rolling Hills, Novaliches, Quezon City. Ang ginagamit kong loop, Ding loop lang. Wala man akong ginagamit na ibang loop. Ako ay coordinator ng NSPC, ni Boss Norman T. Napunta ako sa pag-iibon nung araw year 2000. Dati ako nagbibreed ng mga panabong na manok. Nung araw nakita ko may mga nag-i-street fight, nainggan niyo ako. Sabi ko, parang maganda pa lang gantong kuha ng mga laro, kaya ako subukan ko mag-aalaga. Iniwan ko na yung pagmamanok, nag-convert ako sa pag-aalaga ng ibon. Maganda, masaya, marami kang kaibigan, may kunting mga, alam mo, medyo magulo ang kuha ng racing pigeon eh. Pero masaya. Nung nag-umpisa akong maglaro, ang mga kauna-una ko niya ay Black Hormans. Hindi ko alam kung ano bloodline eh. Bobby Chua ang may-ari ng ibon eh. Kaya lang yung bloodline ng ibon, hindi ko alam kung ano. Tapos may mga nakuha din ako line na ibon ni Mariano Lee. Naging kaibigan ko matalik si Mariano Lee. Nung nagtayo ako ng club, siyang nag-inganyo sa akin na magtayo nung club nung araw, mga year 2004. Binibenta niya sa akin yung truck niya nung araw. Sabi ko, hindi ko pa interesado magtayo ng club. Sabi ko sa kanya kasi nakita niya, ang dami kong dinadalang ibon doon sa Caloocan, sa club niya. Sabi niya sa akin, saan galing mga ibon na yan? Kako Novaliches, hindi pa may club doon. Sabi niya, kako ayaw nila magdala. Sabi niya sa akin, magtayo ka na ng club. Sabi niya, bili mo isang truck ko. Sabi ko, hindi ko pa hilig na magtayo. Sumunod na taon, nagdesisyon na kami mag-anak na yung ano ko, papa sige sabi niya, tuloy natin club. Kanya ako magpapatakbo ng racing. Sabi niya, gagawa ko ng program. Sa race lahat, sabi niya ako. Ang pangalan ng club kong tinayo nung araw, NFU, National Panzers Union. Umabot lang siya ng, wala pang MMFC nung araw. Hindi pa, wala pa yan. Ako ang kauna may club dito, sila Jason Kaunan, mga player ko nung araw dito yan, bata pa si Jason Kaunan. Oh. Mayroong aparato kaming ginawa na panglagay talaga sa ibon na ring. Tapos nagkawa ng program yung anak ko, na pag text ng player yung rubber band na number, naka-diretso din sa computer ng namin na ginawa nung anak ko yung program, automatic din lalabas na yung mga result ng mga player isa-isa ganyan. Halos lahat na naging player ko nung araw, nagsipagtayo ng club, yung Supra sa Santa Maria, Bulacan, player ko yan. Yung APFC sa Mandaluyong, ang may-ari nun, si Anthony Guevara, kung yung polis yun. Player ko din yun. Tapos sa mga Fairview yan, sila Dindo Lumbo, yung sino-sino, marami mga... Dumami talaga, lalo ngayon, grabe. Talaga halos lahat ng lugar, ultim mo mga probinsya, napagadami talaga nag-iibon, maraming club eh. Kaya natigil yung club ko nung mga year 2007 ata yun. Nag-ibang bansa ako, naobliga ako nag-ibang bansa. Eh, yung mga anak ko, hindi naman nila pinagpatuloy, natigil yun. Kaya doon na natayo naman yung may ibang mga club. Hello. Natayo yung MMFC. Yung mga naiwag kong bird, noong nag-ibang bansa ako, ang players ko dati nasa baba din, dyan. Hindi naman mahilig ang mga anak ko mag-alaga ng ibon. Ang nangyari, pag may bisitang dumadating dito sa bahay na mga kaibigan ko dati, pinamibigay ng misis ko yung ibon. Sabi niya, gusto mo ibon, kumuha ka na lang dyan. Hanggang sa naubos yung mga flyer at breeder ko sa baba. Pag uwi ko ng 2011, nagbakasyon ako. Ni isang ibon, wala laman yung loop. Pinamigay na lahat ng misis ko dahil wala nag-asikaso. Nung tumigil ako mag-ibang bansa, year 2016 ako huling nag-ibang bansa.
Eh, medyo may edad na tayo. Sabi ko, wala akong ginagawa. Narang naiinip ako. Sabi ko, balikan ko na uli mag-ibon uli. Naghanap na naman ako ng mga ibon. Yung mga dati pinag-iwanan ko ng mga ibon kong ilang piraso nung araw ng mga kaibigan ko. Pinagpupunta ako, nakita naman. Nakuha ko uli yung mga ibang mga original ko ibon ng mga 2007, 2008 na mga ibon ko. Nakuha ko uli, nabalik sa akin. Yun, yung mga itim na matanda doon. Yun, isa na yun, dalawa. Sa Kaisang Marianong putol lang nga yung paa ngayon, yun, nasa babae. Tapos nag-acquire na ako ng mga ibang ibon, mga bloodline. May Stichel Bout, may line ng galing kay John Benko na, may galing kay Melchor de Asis, may galing kay Richard Caparas, yung Basra, yung anak ni Makata, nakakuha ko. May mga galing ng Dubai na ibon. Yun ang mga naging ibon ko. Tapos may mga iba-ibang bloodline dyan na galing din sa mga kaibigan ko. Mga magaganda line din. May Rezo line ako dyan. May Basra Brown. May Basra Brown din ako. Maraming bloodline eh. Para nagagamit ko si yung natutunan ko sa pag-aalaga ng manok, in-apply ko sa ibon, gumana naman para sa akin. Napagana ko naman siya ng sistema. Kaya lang, siyempre, ang manok, mas malaki kaysa sa ibon, maliliit. Yung gamot na gagamitin mo sa manok, hindi ganun karami ang i-apply mo sa ibon. Konti-konti lang. Nung araw, nag-i-inject ako ng ibon. Nang pag-race. Nag-i-injection ako dyan. Kaya tawag sa akin dito, sa Bagong Silang, silichal injection, tawag nila sa akin. Eh, lalo sa South, bata magandang panahon. At subok ko na maganda, ang bilis talaga ng lipad ng ibon. Talang dumadating ibon. Kala mo, hindi napapagod eh, ang ibon eh, pag dumating eh. Nag-i-inject ako nung araw. Pero itong balik ko ngayon mag-ibon, itong Tionquan, kasi ang iba na yung panahon eh. Grabe init. Hindi ko na binilik dati yung sistema ko nung araw. Naging sistema ko ngayon, nag-natural ako, puro herbal ako ngayon, puro dahon lang ang ginagamit ko ngayon, karamihan. Ang maintenance ko lang sa ibon, mga electrolytes lang sa tubig nila. Probiotic, nagawa ko ng sarili kong probiotic, hindi ako namimili, nagtimpla na ako ng sarili ko lang. Ng probiotic, ako na lang gumagawa ng pang-probiotic ko. Mga dahon-dahon nila, yan, malunggay, may oregano ko dyan, mayroon din sa baba, yung punong yan na malaki. Oh, alagaw yan. Alagaw? Oo. Nagpapakulo ako niyan ng tubig sa isang kalderong malaki. Umiinom ako niyan. Abang umiinom ako niyan, tapos pag lumalamig siya, pag malamig na, saka ako naman sa ibon ko naman pinainom yung... Ano nagagawa? Maganda siya eh. Parang antibiotic siya na ibang klase eh. Kasi may, ang sabi sa akin nung nakatira dito na Bisaya, gamot daw yan. Maganda daw yung pang-cleansing sa katawan. Sabi niya, yung mga daw bagong panganak o yung mga nakukulam, sabi niya sa akin, yan daw ginagamot nila sa Bisaya. Pinapaligo ng mga kwan daw yan sa probinsya. Sabi niya, puputuli ko sana yan noon eh. Sabi niya, kuya, yung putulin, bakit? Mapapakinabangan natin yan, sabi niya. Gamot yan, uminom ka yan, sabi niya. O, isinubukan ko. Pag may mga UTU-UTK, may masakit sa buto, uminom pa niyan. Lalakas kang ihi. Ang ganda ng pakiramdam ng katawan mo. Ganun lang ginagamit ko ngayon, yung sistema ko, ganun. Tinesting ko, umuwi naman sa malayo, nananalo naman. Ganun lang ginawa ko sistema, tapos yung pagkain nila, may mga kunting buto akong ginagamit sa pigs nila. Ginagamit kong pigs ngayon, product ng Progressive. Tapos bibinila ko ibang mga butong maliliit, sinasamahan ko yun, ang lahat ng klase ng butong maliliit. Nilalagyan ko yung patukan nila. Pagka mag-acquire ka ng ibon, kailangan marunong tumingin. Kasi ang ibon, hindi palibasa Van den Broeks, galing kay ganito yung bloodline na maganda. Hindi lahat lang ibon, palibasa galing sa magandang breeder, maganda ibon. Kailangan, pag mag-acquire ka, marunong ka tumingin ng ibon. Hindi basta, sabi nga ni Chan, nagpunta ako ng PHA, Cham-chan-sing. Kahit nakapikit ka daw, hawakan mo lang ibon, alam mo itong magandang ibon to, hindi. Ibig sabihin, may tinitingnan sa ibon. Para sa akin, ang tinitingnan ko kasi nagmamanok ako dati. Pag kilates ko sa manok dati, kinumbert ko dun sa ibon. Apple body. Tapos yung sipisipitan niya, kailang huwag maluwag, dikit na dikit. Yung kill niya dito, mahaba, kailang dikit sa sipisipitan, huwag niyong malayo. Hindi maganda yung kasi pag sa manok pag yung dikit lahat pag pumalo talagang parang machine gun yan. Makiskis yun, hindi kagaya nung maluluwag, patalon-talon. Ganun din sa ibon.
pag yung madikit, may malalak, mga mabibilis lumipad, malalakas. Hindi ako tumitingin sa pakpak eh, sa ibon eh. Wala ako sa mata, hindi ako tumitingin yung kulay nila ko ano, hindi ako tumitingin eh. Ang tinitingnan ko lang sa ibon, sipit-sipitan, yung backbone niya, bunganga. Yung dito sa ilalim, kailangan maliit, parang ginuhitan lang ng blade na ganyan. Kung maliit lang butas, hindi pwedeng maluwag. Kasi nagbabasa din ako ng libro, nag-research ako eh. Kung ano. Sabi nila, pag maluwag, madali daw hingalin sa lipad. Hindi kagaya ng maliit, kahit gano'ng kalayo nililipad, relax lang ang lipad nila. Kaya nakakauwi ng malalayo. Sa sipit-sipitan naman, kailangan dikit, saka dito mahaba. Kasi ang isa daw palang dahilan yan, lalo ang kak. Ang kak, may itlog, parang tao din niya, mayroon tayo itlog. Pag long distance race daw at maluwag daw to at malayo, nalulus-lus na yung ibon, nalalaglag daw itlog. Sa dami ng ibon na napa-champion ko, iisa ang itsura nila, ang katawan nila, iisa. Ilan na ang dami ko na pag-champion, pag hinawakan mo, pare-pareho sila. Mabigat na. Oo, hindi, magal lang dapat. Yung bilog siya na paperweight siya, magandang weight niya, hindi siyang solid na mabigat. Kailang bilog ang katawan niya na maganda yung timbang niya, magaan. Tapos full body siya, malalaki ang balikat. Yung balikat ng ibon na ganyan. Minsan, din ako tumitingin sa record, pero maganda talaga may record ang mga bloodline na makukuha mo. Tapos piliin mo na lang yung klase ng ibon.